Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Humuhupa na rin ang COVID-19 cases sa Amerika base sa pinakahuling datos na inilabas ng gobyerno. Tumaas ang kaso ng coronavirus sa naturang bansa, bunsod na rin ng Omicron variant gaya ng nangyari sa South Africa, Britain at France. Sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika, umabot sa 795,000 ang 7-day average ng daily new cases na naitala noong January 13. Gayunman, bumababa na umano ang naturang bilang base sa reporting rates noong January 17. Tiwala naman si U.S. Infectious Diseases Scientist Anthony Fauci na may posibilidad na matatapos na ang pandemya at hihina na ang epekto ng COVID-19. Nadagdagan ang mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown dahil sa COVID-19. Sa impormasyon ng Philippine National Police, umaabot na ngayon sa 844 areas ang nakalockdown mula sa dating 765 areas lamang. Sa datos ng PNP, umaabot sa 233 areas ang nasa granular lockdown sa National Capital Region, 210 sa Cordillera, 203 sa Cagayan, 165 sa Ilocos, 18 sa Maymaropa at 15 sa Western Visayas. Sa mga lugar na ito, higit sa 2,000 katao ang apektado ng lockdowns. Dumepensa si Vice President Lenny Robredo matapos lumabas na siya ang big spender ng campaign ads sa social media. Sinabi ni Robredo na ang social media advertisements niya ay voluntaryong binayaran ng ilang mga volunteer group na sumusuporta sa kanyang kandidatura. Ikinatwiran pa ng pangalawang pangulo na isa sa hangarin ng kanyang campaign ads sa ilang social media platforms ay upang malabanan ng fake news at mga disinformation. Base sa inilabas na ulat ng Ad Library, nangunguna si Robredo sa 2022 presidential aspirants na may pinakamalaki ang gastos sa kilalang social media avenue na Facebook na umaabot ng 14.1 million pesos mula August 2020 hanggang December 2021. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uulat. Sa mga nakalipas na dekada, ganito ginugunita ng siyudad ng Escalante ang anibersaryo ng Escalante Massacre. Ngunit ngayon, ibang senaryo na ang masasaksihan tuwing sasapit ang 20 ng Setyembre. Ba't pa kayo magrarally doon? Eh, pwede nyo nang ang ibulong sa gobyerno eh. Nakikinig naman sila sa bulong. After the rally, you talk to the government. Saksihan kung paano naiwaksi ng Escalante City ang masamang imaheng nakakabit sa ngalan nito. Sa pamumuno ni Mayor Biboy Yap, paano nito pinanaig ang tapang at tapat na pamamahala sa kabila ng pag-uugnay sa kanya sa makakaliwang grupo? Ba't akong pagbintangan ninyo? Victims yung pamilya ko. Laban sa lahat. Ngayong Sabado, January 22, 5:15 to 6:15 p.m. sa Magandang Gabi, Pilipinas. Dito lang sa PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.